ang Disyembre ko ay malungkot. Oh. Yan yan, no? Yan yung sinasabi mo. Ano mang pilit ko magkanda. Imbis na magandang medyo na, chico. Kita kung Christmas kahit na saan ako baling-baling ng tingin wala tulad mo. Magandang hapon, Ma'am Elizabeth. Magandang hapon po. Okay, so Ma'am Elizabeth, kayo ang ate nitong tatlong magkakapatid? Oo, actually po, apat po sila na nasa akin, tapos isa po yung pamangkin ko, tapos dalawa po yung anak ko kasi single mother po ako. Okay, at nabanggit po ng aming mga researchers na kayo daw po ay PWD? Yes po, isa po akong PWD. At meron po ba kayong asawa? Hiwalay na po kami at 1 year na po. Okay, so tinataguyod niyo po mag-isa itong mga batang to? Oh, yung dalawang anak ko po, bali may sideline po ako, kumakanta, tapos pag ganitong December, nagka-caroling po. Nagka-caroling, okay. E paano po pag hindi na December? Wala, naghihintay na lang po sa mga on-call, pag merong tugtog, sumasama ako minsan, tapos kumakanta po ako tuwing Linggo, tapos yun lang po, sa bahay lang, wala pong kabuhayang iba. Paano po kumakain tong mga batang to kung ganun? Bali, yung mama ko po, pag di po siya nagigipit, kasi sabi niya, nagigipit daw po siya puminsan, kasi yung iba ko kasing mga kapatid po na may mga asawa na sa kanya din po umaasa. Okay. Nasaan po ba ang magulang nitong magkakapatid na 13, 11, at 7 years old? Yung mama ko po is nandito po ngayon sa Tacloban, nasa isang, hindi ko pa alam kung anong kumpanya yung pagkatrabahoan niya. Tapos yung tatay ko po is nandyan po sa Maynila. Bakit nagbibigay ba? Nagpapadala ba tong mga to sa inyo? Yung mama ko po, minsan nagbibigay, pero madalang kasi nga po ang yung ibang mga kapatid ko sa kanya din humihingi. Kahit may mga asawa na, sa kanya din umaasa. Teka lang po, ilan ba talagang kayong magkakapatid? So kapatid mo tong 13, 11, at 7, meron pa bang iba? Meron pa po. Yung iba, may mga asawa na po. Pero 13 kahit may mga asawa kayo. Na nakasandal. Opo, 13 po kaming lahat. Yung iba na may mga asawa na, nakasandal pa rin po sa magulang. Pero kawawa naman itong mga minors, no? 13, 11, at 7. At ang sabi ng aming researcher ay inabandona na sila ng kanilang mga magulang. Actually po, yung ang kwento po kasi dyan, yung mama ko po talaga, stay in siya sa trabaho niya. Gawa ng malayo po yung inuwian niya dito po, umuwi sa pabahay po namin, sa GMA Village po. So, yung mga bata po, dahil sa nga wala po siyang maasang mag-alaga, so ako po yung nag-aalaga sa mga bata. Sige. Nandyan ba yung mga bata? Makakausap ba natin? Nandito po yung isa, yung 13 years old. Kasama ko po. Hello? Hello po. Anong pangalan? Eliza po. Eliza, okay. Ilan taon ka na, Eliza? 13 years old po ako. 13, okay. At nasan kayo ngayon? Nag-aaral pa ba kayo? Hindi na po kami nag-aaral. Okay, gano'ng katagal na kayo hindi nag-aaral? Mag-iisang taon pa lang po. Bakit hindi na kayo nag-aaral? Kasi module pa po kasi eh. Mm-hmm. Nasaan si tatay at saka si nanay? Hiwalay po. Hiwalay na. Pero nagbibigay naman ng pera sa inyo ang inyong tatay? Hindi po. Hindi talaga? Hindi nyo alam si mama kung... mama lang po ang nagbibigay ng pera sa amin. Ang mama mo lang. Pero si tatay mo, hindi talaga kahit kailan? Nagpadala siya ng unang araw, 1,000 lang. Kailan yun? 24 po. Okay. At kamusta ang kalagayan yung magkakapatid dyan? Nakakakain ba kayo ng regular? Minsan po, hindi. Nako. Kamusta ang inyong Pasko? Ito, hindi buo. At nagtatrabaho daw kayong magkakapatid? Anong pinagkakitaan nyo? Caroling lang po. Caroling lang? So magkanong kinikita nyo sa caroling nyo araw-araw? Depende lang po. Mm-hmm. Hindi maulan. Nako. At paano naman yan pag hindi na Pasko? Hindi na pwedeng mangaroling? Ano nang mangyayari? Bahay na lang. Okay. Sige, kausapin na natin ngayon yung gusto ko unahin, yung iyong nanay. Si Nanay Rebecca Viador. Nanay?
Opo. Okay, magandang hapon, Nanay. It's si Attorney Sam Ferrer po ito. Nay, nakakapagpadala po ba kayo ng regular sa inyong mga anak? Tatay Elmer. Dito po pa ako, ma'am. Tay! Binabanyan telepono dahil hindi kami magsalita siya. Ano dahil yun? Dahil nakal-aran niya ito eh. Hindi dahil sa kanya, di kami nakaganito. Sino? Si Marivic. Tatay, sandali. Sino si Marivic? Yung asawa ko dati. Ang asawa niyo dati, pero ang kinakausap ko po kasi is si Rebecca. Isa lang pangalan yan. Ah, okay. So si Marivic at saka si Rebecca. Oo, mag-isa lang yan. Oh. Okay. Tay, nasusuportahan niyo po ba yung mga anak ninyo? Medyo madami pala to. 13 sila, tas 5 yung minors. Oo, sinusuportahan ko naman sila kung minsan nakagpadala ko sa kanila. Kaso lang, hindi agad-aga. Kasi alam mo naman, dito sa Manila. Construction lang trabaho ko. Construction lang ang inyong trabaho. Pero meron po ba kayong bagong pamilya ngayon? Wala, wala. Wala ang bagong pamilya. Dito lang ako nakitira sa anak ko na isa. At saka minsan nag-i-stayin lang sa construction ko sa barak ko. Okay. Every month po ba kayo nakapagpadala? Hindi naman. Hindi naman. Kailan, gaano kadalas kayo nagpapadala? Minsan, kung nakakaano ko ng pera pag may trabaho, minsan nakawalang trabaho rin, nakatambay rin ako. Okay, ganito. Ang problema kasi namin, itong 13, 11, tsaka 7, sabi, parang limang minor pa ito. Oh. Hindi po pwedeng pabayaan itong mga to, sir, kasi nasasaad sa ating batas na ang neglect o pagpapabaya ng isang magulang ay isang form ng child abuse. Sir, child abuse yun na may pagkakakulong, 12 years hanggang 14 years po. Kasi hindi naman po, yun nga, hindi naman po sila ang nag-decide o nag-desisyon na isilang dito sa mundo, kayo po ng kanilang, ng inyong asawa. So hindi po pwedeng pabayaan itong mga bata. Nay Rebecca? Opo, opo. Nandito pa. Nay, narinig niyo po ba yung sinabi ko kay Tatay Elmer? Malabo kasi. Okay. Nay, nakapagpadala ba kayo ng regular dito sa inyong mga anak? Kasi nangangaroling sila para lang magkaroon ng pagkain. Oo, bibigay po ako. Ako nang bumabayad sa tubig at kuryente, papagkain nila. Ako ang madalas. Ikaw ang madalas. Yung tatay nila ang hindi nagpapadala. Oo. Simula nang naghiwalay kami, ika-apat lang tabisis nagpadala. Yun. Hindi ko yun inubliga kasi sa trabaho na nalang. At bakit po bakit po kayo naghiwalay ni Tatay Elmer? Dahil parang inom, umuwi, walang pera, ganun. Mm. Ako, naglalabada. Mahirap talaga kasi ayaw hiniwalay nga ako eh. Hindi ko na kaya. Sabi ko, ako na lang ang mag-aano sa mga bata. Pero ma'am, ang dami niyo pong anak ha, 13. Oo, kinaya ko yun. Lahat ginawa ko. Sa ngayon, hindi ayon nag-aaral dahil module, hindi ko kaya nagtatrabaho ako at mag-module yung mga bata. Oo nga, kung may problema pala dito kay Tatay Elmer, ba't po naabot pa ng 13? Inom yan. Oo, gusto niya magigbalikan sa akin, pero ayaw ko bumalik sa internong. Ayaw ko. Papilitin pa ako. Ayaw ko bumalik sa buhay niya. Okay. Pero ma'am, paano po yung mga bata? Kawawa naman po kasi, yun po yung aming gustong gawan ng paraan at solusyon. Ma'am, basta hanggat kaya ko makakain din sila at mapapag-aral ko yun. Paano nyo po sila mapag-aaral at mapapakain? Kasi katulad ng pinaliwanag ko po kay tatay, ang neglect o pagpapabaya ng isang magulang ay isang form ng child abuse under RA 7610. Nanay, at meron po yung pagkakakulong pag nagkataon. So dapat po ay magtulungan kayo ni Tatay Elmer para maitaguyod itong mga bata. Kung sa akin naman lang, ma'am, sana suporta naman lang yun ang hinihingi ko sa kanya. Kahit pagpaano lang ang hinihingi ko sa kanya. Sige, Nay. Noong na-quarantine ako noon, hinihingi ko sa kanya kahit 500 lang. Kasi na-quarantine ako, hindi nagpadala 5 piso. Okay. Pero Nay, ano pong trabaho nyo ngayon? Isa akong cook at isang restaurant dito sa Tacloban. Ah, okay. Pero kayo Nay, regular talaga kayo nagbibigay? Opo. Pero Ma'am Elizabeth, ano po yung gusto niyo mangyari para mabilis tayo? Ang ano ko lang po is magsustento lang po ng ano yung tatay namin kasi mula nung pumunta po siya ng Maynila, bali nung pumunta siya mga January, nagpadala siya February, tapos ang last niyang padala March.
Tapos, simula noon, hindi na yun nasundan. Tapos, yung huli niyang padala, nitong 24 lang po, nagpadala siya ng 1,000. Ang ano ko lang po na, na regular niyang sustentuhan yung mga bata para makapag-aral din. Kasi naawa ko, minsan yung mama ko, kasi yung ibang mga kapatid ko na may mga asawa na sa kanya umaasa, kaya minsan nagigipit na, na parating din sa point na natutulog po kami na aling gabi na nakakain. Okay, sige. Oo, naintindihan namin yun, no, Ma'am Elizabeth. Ngayon, sige, huwag kang mag-alala tungkol dun sa sustento ng iyong tatay. Gagawa natin ang paraan yun, no, kasi hindi naman niya pwedeng takasan yun. Kasi kung hindi naman siya magsusustento, ay maaari siyang makulong pag nagkataon. So, uobligahin talaga natin ang inyong tatay na magbigay ng suporta sa inyong magkakapatid. O, lalo na dun sa mga bata mong kapatid. Okay ba yun? Opo. Kausapin natin ngayon ang ating... taga CSWDO, Tacloban City. Ma'am Chona. Opo, yes. Si Attorney Sam Ferrer po ito. Ma'am, ilalapit lang po namin itong kaso ng... actually, 13 silang magkakapatid. Pero, 13? Opo. Pero 5 po yung minors doon. Concern po namin talaga yung mga minors kasi 13, 11, 7 years old. At nangangaruling yung na lang... Yung apat yung naiwan dito. Ay, meron pa po dyan? Oh, ano, silang lahat nasa? Nasa Maynila? Nasa Tacloban po sila, ma'am. Okay. Sige po. Yung minors po kasi, nangangaruling na lang para makakain. Wala na daw po silang makain, ma'am. Ano po kaya ang pwede po nating maitulong? Ano namin bukas, puntahan namin sila sa kanila, sa barangay, para mai-assess ng social worker kung ano yung pwede namin maitulong sa kanila. Opo, kausap po namin. Tapos, attorney, wala bang plano yung nanay na umuwi siya? Para naman, ano niya yung mga anak niya? Kausapin? Oo, para, kasi kawawa naman yung mga anak niya, walang nag-aano sa kanila. Iniwan na lang, parang inabandona na lang. Yun po, ang kausap po natin kanina yung nanay, no? Sabi nga nung nanay, nagtatrabaho. Sige po, ma'am Chona, kausapin natin ngayon si Ma'am Rebecca. Ma'am Rebecca. Opo, hello po. Ma'am Rebecca, nasan po kayo ngayon? Nasa work ako ngayon, ma'am, dito sa sa Tacloban, Bros and Texas. Gano'ng kalayo yan dun sa bahay ng mga anak mo? Kung sa gabi na uuwi ako, yung pamasahe noon, 150 yung pakyawan ng motor, kaya, yung bicycle. So kaya hindi ka na umuwi? Oo, umuwi ako. Kung mayroon ako, umuwi ako ng Domingo sa sahod ko, pero may ako umuwi sa kanila. Lingguhan naman ang sahod ko, umuwi ako. Okay, Ma'am Chona? Yes. Ayun po yung sabi ni Ma'am Rebecca, dahil daw po mahal yung pamasahe pa uwi kung araw-araw daw po siyang uuwi, pero umuuwi daw po siya kapag panahon ng kanyang sahod at nagbibigay po siya. Si Tatay Elmer po ang ayaw magsuporta sa mga anak, kaya gagawan din po namin ng kaso pag nagkataon. Itong si Tatay Elmer. Ano yung apelido, Ma'am, ni Ma'am Rebecca? Viador. So ano yung ano nila, yung pabahay nila, North Hill, ano ba? Ma'am, yung mga information po na yan o detalye na yan ay ibibigay po sa inyo ng mga staff mamaya po. Sige. Ang akin lang po ay, ma'am, mapapapuntahan naman po itong mga bata. Actually, ngayon po nasa labas sila, nangangaruling. So, bukas po ba posibleng may makausap po sila? Kasi may mga may mga site coordinators kami sa mga pagbahay. Ayun. So, ipapapuntahin ko doon sa kanila. Sige po, ma'am. At paki-assess na lang po. Basta kailangan maibigay sa amin yung information ng mga bata. Kung saan sila nakatira, anong block sila, anong lot number nila. Kasi kung sa pabahay, maluwag yung, malaki yung, yung pabahay, yung mga pabahay dito. Sige. So dapat may block number at saka lot number. Okay po. Sige, ma'am, ibibigay po namin yung mga detalye. Sige. At papuntahan nyo po sa inyo pong social worker. Gawan nyo po ng assessment, ma'am. At natin, ipaalam nyo po sa amin lahat ng pwede po naming maitulong dito sa mga minors, no? Kung paano din po kami makakatulong, kasi si Idol naman po ay talagang pagdating sa mga bata ay maawain po. Sige. Salamat po, Ma'am Chona Bahin. Okay. Maraming salamat, Ma'am Chona Bahin, Head CSWDO ng Tacloban City. Ma'am Elizabeth. Pauwi na po kami ngayon. Gusto niyo po bang mangaruling sa akin?
Kasi may online caroling ako nung Pasko eh. Wala pa nga akong na-announce na winners. Apo. Mula po talaga ng bata pa po ako. Ano ko na po talaga yung caroling. Kumbaga nakasanayan ko na po siya. Sige nga ma'am, gusto nyo po mag-sample po kayo ng caroling kasama po yung mga bata sa akin. Oh. Baka pwede po akong mag-abot ng pang medya noche nyo po, ma'am. Apo. Ito nga naman. Ngunit wala ka pa. Ay, ang lungkot na. Para kung ano, naiiyak po si Shari. Lalo akong nalungkot, ate. Pero sana ngayon Pasko. Sana ngayon. Kaya nga. Sige po. Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. Kahit marap yan na nangangarap ka, tumaasa pa rin ako muling makita ka at magkasama ka sa araw ng Pasko. Grabe! Talagang tagos sa puso yun, no? Sakit mo. Nakasama niyo ba yung mga magulang niyo nung Pasko? Wala po. Kami-kami lang po kasi mama ko umalis po. Tapos yung tatay ko, always naman po siyang dinaming kasama. Ay, naku, talaga. Dati naman yung tatay namin wala kasi nasa malayo. Sige. Ang kasama ko lang, kasama namin last year, yung mama lang at saka yung mga kapatid. Pero si tatay wala, nasa malayo. Always wala. Mm-hmm. Sige, dahil New Year naman, no? At kawawa tong mga batang to. Wala, malungkot yung Pasko. Ayokong maging malungkot yung New Year nyo. Tingin mo, Shari, okay ba yung caroling? Natuwa ka ba? Naiyak ka ata. Oo, naiyak ako eh. May na-miss ka ba? Sana nga yung Pasko. Sana nga yung Pasko. At okay, dahil heartfelt o talagang ramdam na ramdam namin yung inyong caroling. Ay, isa pa daw. Sabi po ng mga netizens, isa pa. Sige po. Sige po, game. Ang Disyembre ko ay malungkot. Oh. Yan yan, no? Yan yung sinasabi mo. Ano mang pilit ko magpagyan. Hindi sa magandang medya noon, chico. Kita kung Christmas kahit nasaan ako baling-baling ng tingin. Wala tulad mo ang nakapagtatakay. Marami nakahihigit sa'yo. Hinahanap-hanap pa rin kita. Eh, alam mo, pinaramdam mo sa akin lalong malamig yung Pasko. Bakit ba ako'y iniwan mong nag-isa? Ayun na nga. Da, oh, gilid. Lamig eh. Pasko'y sasabi. Buti na lang makaganyan ka. Ang manguli na hirap niya. Mayroon kanya. Anyway, ate, ang galing. Ang galing. Oo, pero kung sa akin ka mga ngaroling, tapos ganyan yung kanta mo sa akin. Pero, ate, magkano pala, madam, magkano yung kinikita niyo sa pangaroling? Depende po, kasi minsan na kumikita ka minsan mga... Bali, gumagamit kami ng Bluetooth lang, tapos nagda-download kami ng mga minus one. Ah. And then, nang kumikita kami, mga 1,000 plus. Actually, hindi lang naman kami kasi may mga kasama din po ako. Minsan-minsan kasi nangaruling ako na ang kasama ko lang is mga kaibigan ko. Minsan, di ko pinapasama yung mga kapatid ko kasi gawa ng maulan. Okay. Sige. Pero ate, ganyan ba lagi yung kanta mo sa pangangaruling? Malungkot ba? Ay, okay. Ay, kinakanta ko lang po yan sa registration na kinakantahan ko po. Ah, okay. Wow. Akala ko kasi ate talagang pinatama po. Tinaiming mo talaga sa amin dalawa ni Attorney Sam. Hindi po. Parang planado ang lahat. Kaya, ate, Ma'am Elizabeth. Kaya na, sinabot tayo ni ate. Oo.
Pwede daw po bang humirit ng isang masayang kanta? Daw, ate, sabi pasama ng po yung mga bata. Okay. Mga bata po nandito kasi ano, hirap sila mag, ano kasi nilalamig. Pauwi na po kasi kami ngayon eh. Kasi yung isang kapatid ko, halos sinundo ko lang po doon sa ano sa isang kapatid ko kasi gusto ko mag-New Year na magkakasama kami. Mm. Tapos parang dumaan lang para po kami po sa pangangaruling. Sabi ko, mangaruling kaya muna tayo kasi sayang yung araw. Oh, gusto ko po sanang ano, marinig yung mga bata na kumakanta para po magbigay ako ng aginaldo. Happy namin, Merry Christmas. At bagong taon sa gana. Pasko ay pangliwa, pang-araw na dahila. Dapat tayong manatili, mabuhay na kayapa, upang ligayang tunay ang mapingin ang bansa. Merry Christmas! Merry Christmas! At kung anong saya, Happy New Year! Happy, Happy New Year! Bagong taon sigla, at tayo'y lumigaya, pagdating ng Christmas, sa'yo'y makakaasa. Tapos na po. Okay, thank you. Okay, at dahil dyan, yung papremyo ko nung online caroling, although mag-a-announce pa rin ako, kayo ang aking online caroling winner para sa bagong taon. Opo, may 5,000 pesos po yun, Ma'am Elizabeth, at para sa inyong mga kapatid ninyo. At nag-text din po yung daddy ko. Wow. Si Attorney Noel Ferrer, magdadagdag daw po siya ng 5,000 pesos. So, 10,000 pesos po na pang media noche, ma'am. Wow. I-Gcash na lang po sa inyo, ma'am. Okay po? Thank you. Attorney, kakanta po yung mga staff sa likod. Ay, kakanta. Ayaw nilang magpatalo, ganun ka-competitive ang mga taga-RTI. O sige nga, meron bang kanta dyan? O, sino daw? Ate Carol. Oh, wow. Yeah. Pero ma'am, ma'am Elizabeth, ano, sa amin naman po sa RTIAT, magpapadala po kami ng groceries para po doon din, syempre po sa mga bata. Ma'am, may request po sana ako. Yes po. Gusto ko po makita si Sir Rafi kasi idol ko po talaga siya. Actually po, kahit po hindi po ako nakakakita, dinadownload ko po yung mga episode niya sa YouTube. Idol ko po talaga siya. Okay. Sige, ma'am, i-schedule po natin yan ngayon, ano? Siguro pagbalik po nila Idol Rafi. Pero ngayon, ma'am, magpapadala po kami ng pang-medianoche po ninyo. Kami po dito po sa RTIA. At para po may makain po tayo, maganda ang pasok ng ating bagong taon, madam. Okay po? Salamat po, ma'am. Thank you, ma'am. Maraming ingatan po niyo po yung inyong mga kapatid, ano? At we will make sure po na ma-assess po sila ng maayos ng CSWDO po ng Tacloban City. Maraming salamat po, Atty. At saka, ma'am Elizabeth? Opo, andito pa po ako. Opo, yung 10,000 pesos po na ibibigay ko sa inyo, gamitin niyo po ng maayos para po maalagaan pa itong mga kapatid ninyo. Huwag po kayong mag-alala ha, at nagpapunta na po kami dyan ng taga-CSWDO, opo? Para, opo. Opo, para matulungan namin kayo, okay po? Opo. Ayun. Okay. Salamat po, Ma'am Elizabeth and Sir at kay Nanay Rebecca, no? Antayin po natin yung patawag po ng DSWD. Ganun din po kay Tatay Elmer. Maraming salamat po and happy, happy new year po sa inyo, Ma'am Elizabeth. Mabuhay po kayo.